Deliver Wall, ayat Pastor Tamaka, Apostolic Deliverance of Christ International, Mission Ship Sonia, the program like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners. Dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Nawa'y kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay suma sa atin, sumagitan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Ito po yung lingkod kay Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid sa oras nito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kaputihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo na ginagabayan hanggang sa mga araw nito. Tinuturuan po tayo na rapat na pumuhay. Huwag po tayo maparusahan noong sa araw ng paghukom ay sana po buhay na walang hanggang ang ating makamtan. Kaya mga pati, ito pong ginawa natin sa buong araw. Lubi ng Panginoon ay makapag-post tayo ng mga video at makapag-live po tayo, no? Kahit sa mga minuto, oras, man ay malaganap po ito dahil pito sa ating kapakanan na maiwas po ating kaluluwa doon sa nag-alab na apoy. Kasi mahirap na mga patid, no? Sa pagkamatay natin, mga patid, hatol na po. Wala na po tayong magawa. Kapag namatay na po tayo, kaharapin na po natin ang hatol. So, wala tayong kapangyarihan na labanan natin ang Panginoon sa araw ng paghatol na pili natin bawiin ang hukom ng Diyos. Hindi po. Wala po tayong kapangyarihan na pili natin labanan ang dehisyon ng Panginoon sa araw ng paghatol. Kapag itapong ka sa impyerno, ay hindi mo man masabi, huwag Panginoon. O, wala tayong magawa. Kasi kahit kayamanan, mga kapatid, sa araw ng paghukom, ay hindi makatulong sa atin yan. Tandaan po natin, wala po tayong kapangyarihan. Kahit na kung ano ang ating naabot dito sa libutan, hindi po natin yan maipagmalaki sa araw ng paghukom. Dahil po, ang Diyos ang mapapasya kung saan tayo lagay. Now, ating givers, pakinggan natin sa Mateo. Dito po sa Mateo 25 and verse 33. Ito mga kapatid, ating pag-aralan ay po sa Balang Aklat. So, dapat alam natin ito mga kapatid kung baka tayo po tinutukoy dito. So, wag naman. No, wag naman mangyari sa 25:33 dito po sa Mateo. Maliwanag po rito mga kapatid na sinabi na Biblia tungkol po sa tupa at kambing. Ito mga kapatid, ating pag-aralan ngayon para malaman po natin kung tupa talaga tayo o kambing. Kasi pag kambing, doon sa apoy ni mamatay. Kung tupa, ang ating pumuhay sa limutan, diretso tayo sa paraiso. Makapasok tayo sa paraiso ng Diyos. Kaya shout out, no, sa lahat ng mga viewers natin dito po sa YouTube channel, sa Facebook. Naway mga kapatid, bigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon na sa bawat araw ay maparating sa atin ang kanyang salita. Dito mga kapatid sa YouTube channel, sa Facebook, ay nakagamit po ito Facebook ngayon, YouTube sa panahon natin para po na may palaganap natin ang Ebanghelyo na ating Panginoon Jesus Cristo. Pero mag-ingat lang po tayo sapagkat may nagtuturo din na mga bulaan propeta, bulaan apostol, bulaan mga pastor. So yan lang po ang problema. Kaya kailangan makinig tayo para malaman natin kung itong ating sinasamahan, ito ba ay kampo ng bulaan propeta? No? Ito ba talaga ay kung kampo ng Panginoon Jesus Cristo? So kung bulaan propeta po, maliligaw po tayo dyan. Hindi po tayo makakabit ng kaligtasan. Napakinggan natin mga kapatid ang Biblia at bago natin ito makinig, iparinig natin. So huwag kalimutan mag-like and share po tayo. Then subscribe natin, i-post natin ang notification bell para updated po tayo sa bawat araw ng salita ng Diyos tungkol po ng kaligtasan. Kasi yan po mga kapatid na pinakamalaga na sana po ay magkaroon talaga tayo ng kaligtasan habang namuhay tayo sa limutan na ito.
Napakinggan na lang natin mga kapatid ang salita ng Diyos sa Mateo 25:33. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon ganito po: ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So diretso na po tayo mga kapatid, wala pong relihiyon na sinasabi dito na mapunta sa impyerno. Katoliko, Iglesia, Pentecostal Alliance for Secure Born Again, Apostolic, ano pa mga klase Apostolic. So wala po. Ang matapos sa impyerno, itong ugali ng kambing. Pero ang tupa, mga kapatid, ay hindi makapunta doon sa impyerno, doon po sa langit ito. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So wala po rin, dito na tinutukoy, pero kung masama po muna natin, impyerno talaga tayo. Hindi talaga tayo makapunta sa langit. Kaya iwasan natin ang masama. Gawin natin ang mabuti, matuwid na pumuhay, kasi yung matuwid, yun po ang tinatawag na mga tupa. Now, kung nais natin na maging matuwid po tayo, so alam na natin na ang ating pupuntahan, paraiso talaga ng Diyos. Pero kung maging masama tayo ngayon sa ating pamuhay, alam na po natin na paimpirno po tayo. Now, dahil ba sa ating kasamaan talaga, wala namang pag-aasa? Meron naman mga kapatid. Hindi naman sinasabi na dahil masama ka talaga, tuluyan ka talaga sa impyerno. Hindi din. Kasi may aral nga para pumalaman natin na ito talaga ang pinakamahalaga, no, sa ating buhay, na pakinggan natin ang aral ng Diyos para din na napaghandaan po natin ang impyerno. At ang paraiso talaga ay mapuntahan po natin. So ito po ang sinabi ng Biblia, kaya dapat natin alam na ito po natin talaga ay karapat-dapat ba sa Panginoon. Pakinggan natin muna natin mga kapatid sa 31-32. Dito po sa Mateo din, chapter 25:31-32. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. So yan mga kapatid, no? So sa key verse natin, 33. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan, at ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So din, yung mga matuwid, saan papunta? 34. Katapos, bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halikayo kayong mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo, mula pa ng likhain ng mundo. Yan po, maliwanag po ha. Napakaganda po mga kapatid. Kung sana ay makabta natin ito ng pagdating po ng panghukom ay hindi po tayo malagay sa kaliwa. Ibig sabihin, sana po manatnan tayo ng kamatayan ay matuwid po na pumuhay ang ating ginagawa. Hindi makasalanan. Kasi ang masama, yun po mga kambing at papunta sa impyerno. So, kahit mga kapatid na ganito po ang ating pamuhay, talagang minsan po ay talagang tayo po natamaan ng salita ng Diyos. So, dapat lang tayo pagsabihan sapagkat mahal po tayo ng Diyos. Alam po ng Diyos na tayo din ay nagnanais na makapasok sa paraiso ng Diyos. Kaya dahil po na alam ng Diyos ang ating nais, so binigyan tayo ng Panginoon pagkataon na matupad at makamta natin ating mga ninanais. So ganyan mga kapatid, na naparito po ang Panginoon sa Kristo para po sa mga kasalanan. No? Tanda po natin, hindi sa matuwid. Pakinggan na lang natin mga kapatid sa 1 Timothy chapter 1. Is verse 13 up to 16. Ito mga kapatid, si Apostol Pablo ay pinatunayan niya na siya po hindi pa apostol, pero napastangan ng Diyos. Kung sabihin natin na kung masama ang ating pamuhay ngayon, pero si Apostol Pablo napastangan ng Diyos. So napakabigat ng kasalanan ng Apostol Pablo, at inangkin talaga niya na mas makasalanan siya kaysa atin ngayon. Pakinggan natin sa 1 Timothy
chapter 1, 13 to 16. Kahit na nilapastangan ko siya noong una, bukod pa riyan, inusig at nilait ko ang mga sumasampalataya sa kanya. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos dahil ginawa ko ito noong hindi pa ako sumasampalataya sa kanya at hindi ko alam ang ginagawa ko. So ganun tayo. Habang na hindi pa nagkaroon na panampalataya, so ganun po. Kasalanan, pamuhay, gusto na natin ang ginagawa natin. Kaya tayo po ay invite din ng mga kasamahan natin, mga kaibigan, kamag-anak, punta tayo sa simbahan, makinig tayo ng salita ng Diyos, misa ay nayawan. So ganun po, kasi wala pa tayong panampalataya. Ayan po, so hindi pa tayo, kahit na po ganun na po ngayon natin, hindi pa tayo pinatay kaagad ng Panginoon. Sapagkat alam ng Panginoon na kahit masama tayo, ay naghahangad tayo ng kaligtasan. At ang mapahabangin ng Diyos, mapagmahalan ng Diyos, ay pinagbigyan tayo. Hindi po tayo pinabayaan. So ganun po ang ating Panginoon Diyos na ating pinaglingkuran. Napakabuti po. Tayo din sa una, ganun din tayo. Maalipin ang salimutan, sabi sa Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 3, noon na ganun tayo. Na sabi natin, suwail, patay sa harapan ng Diyos. Pero ngayon, iba na po kasi naparito si Kristo para po na iligtas pa ang makasalanan. Numbers 14. Sa diyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. So, nasadya na pagkalaki po ng biyaya ng Diyos sa atin. Ano? Bakit? Itong pag-ibig na pinapakita natin sa tao, kapwa natin at sa tao, galing po ito sa Panginoon sapagkat aral po itong pag-ibig. Hindi po sa atin, ay ibigin ko ang kapatid ko, ibigin ko ang kapwa ko. Utos ito ng Diyos na mag-ibigyan tayo sa isa ay po sa John 13:34. Na ako may bagay ng utos sa inyo, na bagong utos, mag-ibigan kayo kaya, inibig natin ating kapwa sapagkat utos ng Diyos. Kaya, itong pag-ibig, kaloob din ito. Inutusan lang tayo ng Diyos na mag-ibigan tayo ng ating isa't isa. Ay ito panampalataya, kaloob din, mga kapatid. Balikin natin ha. 1 Timothy chapter 1:14. Sa diyang napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa akin ng ating Panginoon, pati na ang pag-ibig at pananampalataya na napasa atin dahil kay Kristo Jesus. Diba? Inutusan lang po tayo. Palataya tayo. Kaya nang palataya tayo sapagkat nasumpalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Nagtanong na ang guardian ng bilangguan kay Apostol Pablo ni Silas na ano ang dapat mong gawin upang ako maligtas? Ang sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka ng Panginoong Isos. Hindi, sumampalataya ang guardian bilangguan. Sabi niya, maligtas ka, bumusang bayan. Kaya sumampalataya talaga ang guardian bilangguan at ng gabi na yon sa kalagitnaan ng gabi, naganap ang bautismo. Dahil po palataya ng isang guardian ng bilangguan. Kaya po, mabasa natin sa Gawa, Kabanata 16, talata 31 hanggang po sa 33. So, nabautismo ang naganap ng gabi na yon. So, kaya pag sumampalataya po tayo, kasi utos po yan, ang sabi ang sumampalataya ka na po ni Jesus, sa Panginoong Jesus. Kaya yun, mga kapatid, sumampalataya ang gwardiya ng kulungan at nabautismoan sa kalagitnaan ng gabi na yon. So, ganoon tayo. Ang panampalataya natin, ito po sa atin, ito pagsisikap, bigyan lang ito ng panampalataya kasi kung walang salita, walang manampalataya. Kasi sabi sa Romans chapter 13:17, magkaroon lang ang tamang panampalataya kung mapakinggan nila ang aral ng Diyos. Kaya dahil napakinggan natin, nagkaroon tayo ng panampalataya. Kaya tayo nakikinig ngayon, huwag naman natin baliwalayin ito. Sapagkat pag hindi ka sumampalataya, ayun, tama si Marcos, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So yan mga kapatid, ang kalagayan natin. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya ganyan po ang ating kalagayan. Pag hindi pati sumampalataya, parusa po ang ating kanduhan. Kaya huwag naman mga kapatid, huwag naman natin sayangin ang pagkataon na hindi pati sumampalataya. Kasi pag hindi sumampalataya, dinabag po natin ang utos ng Diyos. No? Kaya sabi ng ating mabasa sa John 3:16, na sabi ng Biblia, mga kapatid, ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang kagandang loob ay pinaparito niya ang kaisa-isa niyang anak upang ang lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak.
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya kung hindi ka sumampalataya, mapahamak talaga. Kaya tama si Marcos. Sa 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang sumampalataya, parurusahan. Tama lang ang sinabi sa John 3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa kanyang kagandang loob, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang lahat sumampalataya, lahat ng sumampalataya, pag sumampalataya tayo, kapatid, may pag-asa tayo, lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So kaya, dahil sumampalataya po tayo, ginagawa natin ang ating sinampalatayanan. Kung ano ang ating napakinggan, dahil sumampalataya po tayo, ay ginawa natin, magpapatay, huwag mangalunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng disdiyosan, kasi huwag. Huwag maging bayot, huwag maging tumboy, huwag mapagtunghayaw, huwag manira ng kapwa, huwag maglalasing, huwag maging sakim. Oh, yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia sa 1 Corinthians in chapter 6 verse 9 to 10. So ganun po, na ang pamuhay na ganyan, hindi makapasok sa nalangit. So dahil po na hindi makapasok sa nalangit, ang pamuhay niyan ay iniwasan talaga natin, mga kapatid. Now, verse 15. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Ayan po ha. So, talagang inaccept ni Apostle Pablo. Mas makasalanan siya sa atin. Pero alam natin na siya po talaga ay tagapag-usig ng Iglesia ng Diyos. Pinapatay niya, ginagapos. Papunta siya doon sa Damasco para yung mga tao na nangaral po ng pangalan natin po ni Kristo ay dakpin niya, ikulong niya. Huh? Yan po ang kalagayan. Then papunta pa siya ng Damasco ay sa daan pa lang natumba na po siya ng liwanag na galing sa langit. Yun na po panahon na naging apostol na po siya. So kahit nasabi niya, ako ang pinakamakasalanan, nasabi sa verse 15. Ito ang katotohanang dapat tanggapin at paniwalaan ng lahat. Naparito si Kristo Jesus sa mundo para iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan sa lahat. Yan po ha, confirm po ha. Huwag mo nang umaliitin ang sarili mo na wala ka ng pag-asa kasi makasalanan na po tayo. Hindi po, siya gusto pablo nga ang isang halimbawa, 16. Ngunit kinaawaan ako ng Diyos para maipakita ni Jesucristo sa pamamagitan ko kung gaano siya katiyaga sa mga makasalanan. Magsisilbing halimbawa ang ginawa ni Kristo sa akin para sa iba na sasampalataya sa Kanya na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Tama. Para sa kanila na sasampalataya sa Kanya na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Yan ang mga kapatid natin na is buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka sumampalataya, kaya itong mga video natin ginagawa, huwag naman natin scroll down to, makinig lang tayo, hindi malaman itong bayad. Basta makinig lang tayo kasi dito po ay dinisiplin tayo ng Panginoon bilang mga anak. Ikaw kung hindi mo tinuturing ang ama na sa langit ay ating ama, pero siya tinuturing ka na anak. Kaya nga tinuturuan tayo kasi anak ang pagtingin niya sa atin mga bilang mga anak. Ikaw lang hindi umangkin ng ang ama ninyo ay nasa langit. Yun po ang dahilan na dahil pinangkin ang Diyos na ama sa langit ay nahiwalay po tayo. Ang ating ama sa salimutan ang Diablo, yun na po nasunod. Ang ama natin na sa langit, hindi po sa salimutan. Diablo po ang ama dito sa salimutan. Nandito po ang Diablo, tinapon po. So, tanaw po natin. Tinapon ang Diablo dito. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa John, chapter 12, in verse 31, na ako'y aalis na sapagat parating na ang hari ng salimutan na ito. At wala siyang kabahagi sa akin. Pag wala siyang kabahagi sa akin, yun po ang Diablo. Mga kapatid, ang sinabi po ng Biblia. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ingat. Ngayon mga kapatid, maliwanag po sa John, mga kapatid, chapter 12, in verse 31. Na ito po, mga kapatid, ay dumating na po ang hatol sa mga tao sa mundo, nalupin na Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. Pakinggan natin ha, 12:31. Dumating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Malulupig na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. Malulupig na si Satanas
na siya naghari sa mundong ito. So mga patid, Satanas talaga, walang iba po ang kanyang pakay na ang tao iligaw. No? Noon pa man, sa pasimula pa, na ginawa po ng Panginoon ang tao ay para sana sa Eden, sa tanaman ng Eden, kung itong tinatawag sa New Testament, paraiso ng Diyos, ay nabigo po ang Panginoon sa kanyang plano sa tao dahil ang Diablo po talaga ay isa pong mandaraya. Tuso, mandaraya. Ang Diablo na siya po ay nag-create ng kanyang sarili na gawa at niligaw po ang tao sa magitan ng puno ng kahoy na yon na pinagbilinan ng Panginoon na huwag kang kakain sapagkat kung kakain kayo, mamatay kayo. So ang Diablo naman ay nag-create ng salita niya sa Genesis sa kabanata 3 talata 4 hanggang po sa 5 na hindi ka mamatay. Kaya ang sabi ng Panginoon, parating na at hinatulon na ang mga tao sa mundo nito. Mating na ang paghatol sa mga tao sa mundo. Malulupig na si Satanas na siyang nagahari sa mundong ito. Malulupig na. So paano siya malulupig? Dahil po sa kamatayan niya sa itaas ng cross. Kaya sabi niya, malulupig na. So malulupig na, parating na, na talagang wakasan na po ng Diyos ang kapangyarihan ni Satanas sa pamamagitan ng kamatayan niya sa cross. Yan pinakasulat sa Hebreo chapter 2 and verse 14. Mga kapatid, nasabi ni Apostol Pablo na ang yaman na ang mga anak ng tao, na mga anak tinatawag ng Diyos, mga anak ng tao, siya rin naging tao na may laman at dugo. At yaman ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga tao may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So, di ba? Kaya sinabi talaga niya na dumating na ang hatol sa mga tao sa mundo ito sapagkat malulupig na si Satanas. So, yun na po mga kapatid. Yung kamatayan pala niya, kasi hindi pa siya pinako sa cross, ito talaga pinatunayan niya na malulupig na si Satanas dahil po pala na mamatay si Satanas sa cross para lupigin ang kapangyarihan ng Diablo na siyang kamatayan. At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga tao may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Kasi hindi tayo mamatay kung hindi po ginawa ng Diablo po ang kanyang katusuhan na dinaya po niya ang ating nunong si Adan si Eva. Pakinggan na lang natin ito sa Genesis kabanata 2 talata 16 hanggang po sa 17. Diyan po tayo sa Genesis, kabanata 3, talata 1 hanggang po sa 5. Pakinggan natin. At sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Sumaliwanag po ah, ang pinagbili ng Panginoon at umalis ang Panginoon mga kapatid na din ang Diablo ay sabihin natin nakahanap ng paraan. Dito mga kapatid sa chapter 3 verse 1 up to 5 pakinggan natin ang Diablo, ang ahas na tinutukoy ng Diablo kung Satanas ang pinakatuso na ginawa ng Diyos. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ng kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, verse 4, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Diba? Akala ng babae na yung sinabi ng ahas, maganda. Kasi alam ng Diyos, pag kumain kayo,
mabubuksan ang inyong isipan at makilala kayo mabuti at masama tulad ng Diyos. Now, ito po, salita ng Diablo po ito nakasulat dito para huwag tayo mas labas na maniwala dahil sa Biblia, unawa ang kailangan dito. Kaya nakasulat nga sa Biblia na itong utos ng Diyos na dapat natin sundin. Pero ang sinunod ng babae po, ang ahas, hindi po ang Panginoon. Kasi ang sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Kung maliwanag po sa Genesis chapter 2, 17, kapag kumain kayo sa puno ng sa bunga ng punong kahoy na yan, sa pagkilala na mabuti at masama, tiyak, mamamatay kayo. So hindi po siya nakinig ng salitaan ng Panginoon, sa Diablo po siya nakinig. Kaya kumain siya, tumitig sa puno, at yun ang dahilan na kumain siya sa verse 6. Nang pinagmasda ng babae ang puno, napakaganda nitong tingnan, at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya. Kinain din ito. So kaya huwag tayong marunong. Huwag natin sikapin na gustong marunong. Marunong talaga ay kung makakasama pala yan. Nakasama ng buhay mo. Marunong ka na nga, pero ang gamit ng karunungan po na yan ay nagpapahamak po sa atin. Kasi may karunungan sa limutan ngayon. Na ito po talaga ay nagliligaw ng mga tao sa ang karunungan nila na sabi natin kung mag-aral ng Biblia ay hindi po ay magkaparehas sa mga apostol. May karunungan po ng papahamak, may karunungan naman ng bibigay sa atin ng kaligtasan. Itong karunungan na galing sa Diyos, ito po talaga ang nagbibigay sa ating kaligtasan. Pero ang karunungan na sanlimutan, ito karunungan ng Diablo na sinasabi sa babae, hindi ka mamatay, karunungan ng Diablo po ito. At ito sinabi sa verse 5, na sinabi niya ng Diyos dahil alam niya kung kapag kumain kayo ng bunga na yon, mabuksan ang iyong isipan at magiging katulad kayo na makaalam ng matutulad kayo sa kanya na makaalam ng buti at masama. So yun po ang salita ng Diablo. Akala ng babae na yung sinasabi ng Diablo totoo. Huwag tayong basta-basta susunod kasi hindi lahat na nakasulat sa Biblia na ito talaga ay salita ng Diyos lahat. Tulad na sulat po sa Hub. No? Na ang Diablo talaga nakipag-usap sa Panginoon para po na si Hub talaga ay kanyang sabihin natin subukin ang pananampalataya. Pero kalob yun, ito po, yun po ay kagustuhan ng Diyos. Pero yun po, nagtanong ang Diablo sa Panginoon na subukan mo siya ngayon. No? Diba itakwil ka niya? So dahil gusto ng Diyos patunayan na ang pananampalataya ni Hub ay tunay, so binigyan siya ng pagkataon. At yun talaga, kahit na po nung nawala kay Hub, ay nagpatuloy po sa pananampalataya. Yun po ang ibig sabihin na alam ng Diyos na kaya natin. So hindi po tayo bigyan ng Panginoon ng pagsubok natin kaya kasi maasahan po ang Diyos. Na si Hub, kahit patay ang 10 anak, nawala ang kanilang mga hayop, pati asawa niya, tinakpil siya. Pero alam ng Diyos na kaya ni Hub yun. Kasi kung nalaman ng Diyos na hindi kaya ni Hub, hindi na po yung subukin kasi madadamay lang po si Hub na kanyang lingkod. So dahil alam ng Diyos na kahit na kung yung mangyari kay Hub ay ganun pa rin ang pananampalataya, di pinagbigyan siya ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na mangyari kay Hub, talagang kahit na po anong nangyari, hindi talaga siya sumuko. Kahit na po nilabastangan ng asawa, mamatay ka na Hub, nangamoy ka na Hub, sumpain mo na ang Diyos mo, nangangamoy ka na, mamatay ka na. So yun po ang sabi ng asawa ni Hub. Pero hindi pa rin siya hindi po din siya nagbabago ng kanyang pananampalataya. Kaya alam ng Diyos na ito naranasan natin ngayon ay kayang-kaya natin ito. Iba-ibang mga pagsubok naranasan po natin, pero alam ng Diyos kaya natin ito. Huwag lang tayo mag-iba, no? Huwag tayo mag-iba ng direksyon ng kalooban ng Diyos. Kasi hindi po talaga tayo pabayaan ng Diyos. Patuloy tayo na ginagabayan ng Panginoon. Kahit ano mangyari sa sanlibutan, ang Panginoon po, tinuturoan po tayo. Now, hindi naman natin alam kung ano ang mangyari sa atin ng bukas, mamaya, ano mangyari. Basta alam natin, may pupuntahan po tayo. Alam po natin na may kasiguruan na po ito ating pag-asa ng kaligtasan. Sapagkat, iligtas tayo ng Panginoon kapag magkaroon tayo ng pananampalataya kapatid na ating napakinggan.
Kasi panampalataya ng tao, dumating lang po yan dahil po sa ating napakinggan. So ang sabi ng asawa ni Job, dito pang kapatid, sa chapter 2, verse 9, up to 10, dito po sa Job. Sinabi sa kanya ng asawa niya, ano, tapat ka pa rin ba sa iyong Diyos? Sumpain mo na siya at nang mamatay ka na. Ganito po sinabi ng asawa ni Job, sumpain mo na siya, mamatay ka na. Masakit po yun, namatay pa siya pong anak, may sakit pa siya na sangla kung itong kabahong, kung itong pisa, na hindi mapagaling ng tao, sinumpa pa siya ng asawa niya. No? Hindi pa siya, sinabi siya, mamatay ka na. So, napakasakit po, asawa mo, sabihin ka mamatay ka na. Pero alam po ng Diyos na kahit na ganun po ang mangyari kay Job, talaga mananaig siya sapagkat pahintulot po yun ng Diyos. Di ba sinabi sa Pablo, walang mga pagsubok na darating sa atin na hindi natin makayanan kasi tapat ang Diyos. At hindi po tayo niya susubok, hindi natin makayanan. So si Job, mabigat po ng pagsubok. Napakabigat ng pagsubok ni Job. Hindi po tayo makatumbas ng laki kung gaano kabigat. 10 anak patay, natumbahan po ng malakas na hangin yung bahay, hinampas malakas na hangin ng bahay ni Job. Patay ang mga anak ni Job. Ito mga kapatid, ang sinabi ng Biblia, na hinampas ang bahay ni Job, yung 10 anak niya na doon nagkasayahan na isang, sabihin natin, birthday. Nag-birthday po ang mga ano, na mga kapatid ng anak ni Job, sila po ay nagkakatuwa, ay hinampas po. No? Hinampas po ang bahay ni Job at bumagsak. Bumagsak po mga kapatid, no? Na ang mga anak ni Job na 10 patay po. Pakinggan natin sa Job kabanata 1 talata 19 hanggang po sa 20 po. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Mga batid, 10 po ito anak ni Job. Nang hinampas ng hangin ang bahay ni Job, bumagsak. Habang nagkainan ang anak ni Job na 10, 3 babae, 7 lalaki, patay. Dahil po sa gawa ng Diablo. Pero ito pa yung tulot ng Diyos. Hindi po hinawa ng Diablo ito kung hindi po kalooban ng Diyos sapagkat lingkod niya si Job. Matuwid siya na tao. Di ba sinabi ng Panginoon sa verse 8 up to 9, dito mga batid, sa Job, kabanata 1? Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Ganito po si Job. Tayo ba? Tayo ngayon. Ganun ba tayo? Matakotin? Umiiwas ng kasamaan? O tayo mismo ng masama at napastayan natin ng Diyos? Ang alam na, mapahamak tayo. Si Job nga, matakotin, no? Matuwid na pumuhay, malinis na pumuhay, matakotin sa Diyos, umiwas sa kasamaan, pero hindi nakaligtas sa gawa ng Diablo. Tayo ngayon, ano ang ating kagarantiya? Talagang matuwid ba tayo? Mayroon ba tayong ipagpatunay? Talagang perfect ating panalita, ating pag-isinarandaman, ating mga ginagawa? Talaga bang perfect? Si Job nga, walang makatumbas. Sabi ito sa verse 8, chapter 1 sa Job. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Di ba? So, Satanas po, yung sino po yung mga tao na may takot sa Diyos, hinomonitor po ni Satanas yun. Kaya tayo hindi makaiwas ng gawain ng Diablo, kaya binigyan tayo ng Panginoong Pangyarihan para malaban natin ang Diablo. Ibig sabihin, salita ng Diyos, alam natin ano ang pinapagawa, ano ang hindi dapat gawin. So alam po natin yun. Diba? Si Job po umiiwas ng kasamaan. Lingkod ng Diyos, matuwid. No?
Nasabi na pa, napansin mo aking lingkod? So, lingkod, si Hub, alagad ng Panginoon. No? Pero hindi nakaiwas sa gawa ng Diablo. Kasi, na ang Diablo, sinabi ng Panginoon, saan ka nang galing? Bersibit, pakinggan natin. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, paroot parito na naglilibot sa mundo. Naglilibot sa mundo. Hindi ka ba nakikita ng Diablo? Kitang-kita tayo ng Diablo. Pero ang Diyos lang po ang protector natin. Ang Diyos po, hindi po tayo magalaw ni Satanas, mga anak ng Diyos. Hindi po tayo magalaw ni Satanas. Pero humingi siya ng pahintulot sa Panginoon na si Job kanyang subukin. So binigyan siya ng Panginoon. Now, verse 9 to 10. Sumagot si Satanas, may takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. So, nakipag-usap ang Diablo sa Panginoon, may takot si Job kasi pinagpala mo siya. Then sa verse 10, iniingatan mo siya at ang sambahayan niya. Iniingatan mo siya at ang sambahayan niya. Kaya, hindi kaya ng Diablo galawin si Job agad kasi iniingatan siya ng Diyos. Kaya, nakipag-usap ang Diablo sa Panginoon. Tuloy. Pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya. Kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupain. Pinagpala, hayupan niya, libo-libo, mga kamilyo, mga tupa, mga baka, 10 anak, at saka masagana ang pumuhay. Kaya nga, nagkasayahan po yung mga anak niya doon sa bahay nila, nagbirthdayan po, ay inampas ng Diablo ng malakas na hangin ng bahay, di bumagsak. Di patay ang 10 anak ni Job. So yun po ang Diablo. So, dahil na nakipag-usap po ang Diablo sa Panginoon, ito po ang kahilingan ng Diablo sa Eleven. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya at siguradong isusumpa kanya. Pero subukin mong kunin ang lahat sa kanya. Sino nagsubok kay Job? Ibang Panginoon? Pinagbigyan lang ang Diablo. Pero subukin mo siya ngayon. Kasi ang Diablo talaga tuso. Gusto niya patunayan na siya ang tama. Gusto niya patunayan na sa magitan ng pagsubok na yun, si Job ay manlamig at manghihina at hindi na siya maglingkod sa Panginoon. Pero pinakita ng Panginoon kung gaano kaprotektado niya si Job. Kahit patay ang 10 anak, kahit wala ang mga kahayupan at sa katinakwil na asawa, natili pa rin siyang matatag. Tuloy natin sa verse 12. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sige, kunin mo ang lahat ng mayroon siya, pero huwag mo siyang sasaktan. Kaya umalis agad si Satanas sa harapan ng Panginoon. Ayan na po. So, pinagbigyan. Pahintulot yun ng Diyos. Diba sa mga panaguhay kung limitasyon, kabanata 3, talata 37, walang pangyayari sa lupa na mabuti at masama, hindi ipinagkaloob ng Diyos. Pinagkaloob ng Diyos. To be glory, ay sa kalooban ng Diyos ngayon, na ganito po ang kalagayan natin. Na kahit ang Diablo talaga ay paikot-ikot sa ating pamamahay, asawa, anak, kapatid, kamag-anak, kung kaibigan, magagamitan ng Diablo, pero ang Panginoon nagprotik po sa atin. Kasi ito po, si Job, ang Panginoon po ang nagprotik sa kanya. Hindi po siya pinabayaan. Kasi nagkausap po ang Diablo ang Panginoon. Si Job walang alam na yung mangyari sa buhay niya. Kahit ganun din tayo. Natin alam mangyari ng buhay natin, pero alam po ng Diyos na may parating po sa atin ng mga pagsubok, may parating po sa atin ng suliranin sa buhay, mayroon pong nanalait, naninira sa atin, mayroon na humusga sa atin. So, ganun na ating kalagayan. Tugad bilig glory. Dahil po sa habag ng Diyos, hindi po tayo pinabayaan. Kasi ayaw ng Diyos na itong pag-asa natin ng kaligtasan bilang lingkod ng Diyos ay masayang lamang. Lingkod po si Job. Alam ng Diyos, kahit mawala ang 10 anak ni Job, kahit mawala ang mga hayop niya, ang kanyang mga bataan, kahit itakwil siya ng asawa niya, alam ng Diyos, hindi pa rin siya manlalamig. Kapatid, nang nabalitaan na nga niya patay na ang kanyang mga anak, anong ginawa ni Job? Sinumpa ba niya ang Diyos? Hindi po. Lumuhod siya. Lumuhod, mga kapatid, na nalaman niya na patay na ang kanyang mga anak. No? Pakinggan natin sa verse 18. Habang nagsasalita pa siya, may isa pang dumating at nagbalita.
Habang nagkakasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatatandang kapatid, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. 20. Nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang dami dahil sa pagdadalamhati. Pagkatapos, inahita niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa para sumamba sa Panginoon. Sumamba pa rin. Ngayon, wala lang bigas, walang pambayad ng kurente, walang ulam, wala na. Ang simbahan, dinadaanan na lang, naghanap ng trabaho, saan makaarbayto, saan makapaghanap ng trabaho, walang bigas bukas, walang ulam bukas, walang pambayad bukas ng kurente, bahay, tubig, kurente, basta kayo ito, ano, cellphone. Diba? Yung simbahan, nadaan-daanan na lang, naghanap ng arbayto, saan makapagtrabaho, para magkapira. Mga batid, kunting magsubok, wala na po tayo. Nasaan na ang pananampalataya? Napakaliit ang pananampalataya. Pero si Job, mga batid, ang sabi niya sa 21, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng mayroon ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. So alam na Job, na alam ng Diyos mo nangyari sa kanya. Pero ngayon, may tao nakaalam na ang Diyos po makakaya lahat ng bagay. Ang tao hindi makakaya makagawa na anumang bagay. Pero sa sarili pa rin umaasa, trabaho pa rin Linggo, nagtatabahit kahit na po sa Linggo na po na para sa pagsamba, sa trabaho ang iba. Anong ibig sabihin? Kasakiman po yan. May kasabihan ng matanda, pinapakain sa kamay, pati itong siko, ninalamoy. Ibig sabihin, hindi po tayo na, ano, kung sabihin natin, kuntinto. Hindi po tayo kuntinto sa mga bagay, panahon na bigay ng Diyos. Pati yung Linggo para sa Panginoon, ay nagtatrabaho pa tayo. Yan po ang pinakamasama na sabihin natin, masaklap na pamumuhay. Kung ito talaga ang ating pamumuhay, nawalan na po tayong panahon sa Panginoon. Kaya itong mga video na ating ginagawa, nag-create ng video, kahit paano mayroon tayong matutunan at sana po huwag kayong mamala, sana po ay nagustuhan po ninyo ang paraan na ating YouTube channel sa Facebook, sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga salita ng Diyos, ito po nagpatatag sa ating pananampalataya. Hindi ko sinasabi na reliyon ko ang tama, ang reliyon mali. Ang ating pinag-usapan, aral ng Diyos, paano tayo matatag, at huwag natin hatulan ating sarili, dahil po ayaw ng Diyos talaga, na gano'n na lamang ang ating pamuhay. Tayo lang po nasusunod, gusto lang natin masunod ating sariling kagustuhan, hindi po ang kagustuhan ng Diyos. So, wag naman mga kapatid na abutin tayo ng kamatayan, eh gano'n tayo. Yung kibers natin, ang tupa at ang kambing. Isa Mateo 25:33. Ito po ang kibers natin. So, ang pamuhay po na masama, kambing po yan sa paningin ng Diyos. Ang matuwid na pamuhay, tupa po tayo sa harapan ng Diyos. Ang tupa, yan po ang nag-describe ng ating kaligtasan na makapasok sa kanyang kanan. Kung sa kaliwa ang kambing, ito masama. Kaya huwag natin hayaan. Dahil sa mga pagsubok na ating naranasan, suliranin sa buhay, mawala tayong direksyon ng Diyos. Hindi po, kaya tinuturuan tayo hanggang sa mga araw na ito. Ito paano matuto tayo ng tamang pamuhay, huwag tayong matulan ng parusa, kung tayo matulan ng kalayaan. So mga kapatid, ito po minsan ng Diyos para po sa atin. Huwag maging masama, kasi ang masama, yan po ang tinatawag na kambing sa paningin ng Diyos. At ang kambing, papunta po yan, mga kapatid, doon sa apoy na hindi mamatay, doon sa kaliwa. Yan po ang key verse natin sa 25-33 sa Mateo. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So ano po yung kaliwa, mga kapatid? 41. Ano po yung sa kaliwa? Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa,
lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa ng Diyos, doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ngayon, alam po natin sa kaliwa apoy na hindi mamatay na para sana sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Pero bakit napunta tayo doon? Yun po, masama kasi ang ating pamuhay. Bakit masama tayo? Sapagkat tayo na lang po nasusunod. Wala na po time natin sa Panginoon. Kaya magpasama tayo sa Panginoon ng Diyos at sa ating kasamaan, itong apoy na hindi mamatay ang ating kantungan. So sana mga kapatid, ipaintunod ng Diyos. Sana po, patuloy tayo makinig, manood tayo sa mga video sa ating channel. So huwag kalimutan mag-like and share, subscribe. Then i-post natin ang notification bell for update TVD, the new videos, for streaming, to safeguard about the salvation in the day of judgment. Thank you so much. Once again, I'm Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. And sending to us, grace, mercy, and peace be with you us by Jesus Christ. Amen.